Okay, so good morning riders, welcome back to my channel, my vlog TV. So ngayon, balak ko nang papalitan yung gulong ko sa likod ng isang brand na hindi naman ganong kamahalan at di naman din ganong kamura. Pero parang nasa mid-range lang siya. So yung brand na yun, yun yung Quick Tars. Okay. Right. So pansin natin ano. Ang nipis na ng gulong ko sa harap ay ano, wala na yung linings niya dito. Wala na yung lalim oh. Halos pantay na. So ang size nito is 90 by 90 by 14. So papalitan natin, magdadagdag tayo ng 10. 100 by 80 by 14. So ganun din yung sa harap. Papalitan ko na. Although ano pa siya oh guys oh, medyo makapal pa, malalim pa yung dito niya. So papalitan ko na rin. So gagawin natin tong 90 by 80. So ang size nito is 80 by 90 by 40. So madadagdag tayo ng 10. So lalapad siya. So mangyayari add tayo ng 10 sa harap at dun sa likod. Okay, so punta na natin guys. Huwag na natin patagalin. Okay, so pupunta ako ng Takara Marikina branch. Takara Marikina branch. Okay. Dito sa May Bonifacio Avenue, alos katabi lang siya ng Caltex. So kung manggagaling ka ng Marcos Highway, okay, sa Bonifacio Bridge, bandang kaliwa 'yon. Mauuna mo na yung Caltex, then yung Takara. So malapit din yun sa may shop ng Lucas. Okay. Kung saan parang sister company ng Iron Horse. So mga specialty nila, mga Honda click lang din ang mga nire-repair nila. Okay. So doon din ako nagpapaayos eh. Sa mga napanood kong reviews dito sa YouTube, so okay naman yung Quick Tars. May mga negative comment din, pero hindi naman ganun karami. More or mas maganda yung nagsasabi na maganda, makapit at matibay. Paano natin malalaman kung di natin i-test, diba? Sa mga napanood kong reviews, short distance lang yung mga tinatakbo nila eh. Pero meron akong isang vlogger na panood doon, nag-review siya regarding sa Quick Tar. Ginagamit naman niya ito pang long ride. So okay naman daw, alos wala pang nabawasan. For almost 3 months na ginagamit, araw-araw daw pang long ride. So doon pa lang medyo okay naman na siguro to. Although sponsor eh sa kanya eh. Sana lang talaga naging honest siya no, sa sinabi niya. Pero ngayon malalaman natin kung totoo talaga yon. After mga ilang months, saka tayo gagawa ng vlog. Okay, so abangan din nyo yung idudugtong ko dito sa video na to. After ng mga ilang months ng mga reviews ko, bibigay ko din yung honest review regarding sa Quick Tars. Kung talaga bang sulit, maganda, makapit. Okay, so hindi naman tayo nag-expect ng sobrang kapit tulad ng mga mamamahaling mga branded na mga gulong. Kahit mamit lang na yung sa may kalahati, pwede na sa akin yun kasi sa presyo nga naman kasi napakamura. Diba? Pero hindi naman siya katulad ng ibang brand ng... Maibak pa. Adiri naman. Ba naman yan, nagkalat na. Papaayos pa naman natin to. Sabihin pa nung galing.
So, dito muna tayo ayusin natin, ano. Ah, kaya naman dun sa... Tae, nagkalat. Swerte ba yun? Iniwasan ko eh. Sabi, swerte daw eh. Kaso iniwasan ko eh. Alright. So, sumulong na tayo. Sumulong highway. Excited, no? Pakiramdam na kahit pa paano, mapapadatan na ng ibang klaseng gulong ang aking stock tire for 8 months. Napagtiyagaan ko rin si stock tire. So, sabi nila madulas, pero nasa iyo naman yan eh. Ikaw yung mag-a-adjust, alam mo nang madulas, haharurot ka pa sa banking, babanking ka pa ng sobrang bilis. So, syempre mag-iingat ka rin sa mga bankingan, eh tamang bilis lang, di ba? So, kung alam mong madulas, eh menor ka na. Diba? Nasa pagdadrive din lang naman yan eh. So, kung papansinin nyo yung odometer ko guys, 18,508 na yan. Oh. Comment naman kayo dyan kung ilang odo kayo bago nagpalit ng stock tire nyo sa Honda Click ninyo. Kung practical ba yun na nagpalit ako agad-agad or sakto lang. Okay, so natatanaw ko na yung Caltex. Okay, ito na tayo sa 10th Avenue. Matanong natin kung may stock sila. Ayun, quick tires. Boss, quick tire. Quick tire daw din. Anong size yun? 90 by 80 tsaka 100 by 80. Meron kayo? 90 to 100. Ah. 14. 90, 80, 180. 1,020 tsaka 1,190. Papainstall na ba kayo? Oo, sana. Sa kabilang shop na lang kayo pupunta. Saan yun? Unang kanto, Virtouso Street, kumanan ka dyan. Oo, tapos? Pagkala ko dyan, sir, kakaliwa ka, may makikita po kagad kayong matareno kumanan kayo doon. Okay. Diretso mo lang yun, matatanong mo na kagad yun. Gate na gate, 1,34. Doon na rin, miss. May stock din sila doon. Okay. Thank you. Yun, Takara. Oh, boss, papa, ano ng gulong? Ah, yun pala dito. Yun. So, nandito na tayo sa Caloocan, guys. Ano? So, daming gulong. Mapapansin nyo, dami nilang stock ng gulong. Boss, quick tire. Sa harap, 90 by 80, 14. Ayun lang. Anong abilo ka lang sa quick tire? Quick tire na tanong ko eh. 100 lang. Wala sa harap. Yun lang. Sige, sige. Ha? Japan technology, parang si Quick Tire din. 950 lang yan. Ah, ganun. Ang alin, ang alin? Ang alin? Eto? Ano? Japan technology. Ah, Japan technology. Makapit din kaya yan. Hindi naman namin kukuni ako madulas. Oo. Parang sa nakakapit sa'yo, mas makapit. Pero yung sa likod par, meron kayong ano? Meron yan. 100 by 80. Gusto ko malapad eh. Wala silang stock, guys. Gusto ko mas malapad eh. Pang banking-banking eh. Nabalik ako.
Gusto ko sana dito, ano, 90 by 80. 90 by 80 sana. Para mas malapad. Oo, mas malapad ng konti. Okay, magkaiba. Anong brand to? Picobra. Balik ako, boss, ha? Ikot lang ako. Ikot muna tayo. Tingnan muna tayo sa iba. Dami nilang gulong pero nauubusan sila na. Hanapin ngayon natin tong Virtouso. Oh, grabe. Hirap palang maghanap ng sukat. Lagi nauubusan ng 90 by 80. Ayos dito, mahihirap. Budget ka na nga. Doon na ka na nga lang sa mumurahin eh. O problemahan mo pa yung sukat. Yung ano. Ano option tayo? Punta tayo ng Virtouso. So, nakakapagtaka lang talaga. Napakaraming gulong ni Takara. Nauubusan pa talaga ng yung size na yun. Ano na natin? Tapos meron kayong quick tire. 100 by 80 tsaka 90 by 80. Magkano yung gan? One, two, tsaka 1-4. Kasi, ano libre ba? Ay, ito. Yung solution. Yung libre, sir, wala nang babayaran. Ter. Bawat gulong, dito bawat gulong libre. Kasi, ganda. Yan ba yung pinakamura, par? O may mas mura pa dyan? Ito na pinakamura, par. Quick ter. Quick ter lang, ano? Pero mas pinakamaganda na yun, ano? Na mura. Kaya pala wala masyado kay Virtouso. Kasi medyo mahal pala. Okay, sayang walang stock ano. So mas mura nga pala talaga kay Takara. Sobra. Tapos palagyan ko kahit yung likod lang na muna. Quick tar, 100 by 80. Oo, 100 by. So yun guys, so napag-desisyonan natin na ito lang na muna. Sa likod lang muna. Quick tire, 100 by 80. Name, address, contact number, firma, firma. Okay. So, ha? So yun guys, bago na yung likod natin, so napalitan na sa Takara. After na ito, dumiretso ko lang Virtouso para papalitan naman yung bago yung sa front niya. So yun, Virtouso. Wala kasing stock sa Takara ng... Ayan ang ganawa natin. Okay, so kung mapapansin ninyo guys, ito yung quick turn natin. So may isang buwan mahigit na siyang nakakabit. So halos araw-araw ko yung ginagamit. So halos makapal pa siya, malinis pa. Parang walang nabawas. Although araw-araw kong ginagamit siya, naglalalambot ako. Ganun din sa harap. Okay. Okay, so magbibigay ako ng honest review ko regarding dito sa quick tire natin. Based on my observation after 1 month mahigit na paggamit ng quick tire, so mas okay siya kung ikukumpara sa stock tire. Nandun na, mararamdaman mo naman na may kapit. Pero hindi siya yung ganun talagang katindi. Kasi pag sinasampak ko sa gatin, minsan dumudulas pa rin siya. Okay, at the same time, nung nagbabiyahe ako ng mabilis, hindi naasahan na napuhardbrake.
nag-skid siya, talagang nagulat ako. Yung harap tsaka likod talagang dumulas. Salamat sa mga Panginoon, hindi po ako na sumempla. Talagang ramdam ko nag-slide yung gulong, pero hindi ako sumempla. Observation ko pa sa quick car, kasi nga nagdagdag ako, diba nga, ng 10 sa harap tsaka sa likod yung lapad niya. So bumigat siya, yung bagong kabit yan, sobrang bigat ng gulong na yan, na halos hindi umiikot yung gulong na yan pag nakaandar yan. And then ramdam ko sa silinyador niya yung acceleration niya kapag pinipihit ko. Hindi, kahit medyo sagad na, halos hirap na hirap siya sa pag abutin yung 80 km. Sa 50-60 hirap na hirap niya eh. Kung dati-dating stuck yan, halos ang bilis kong ma-reach yung 50 to 60 km. Kunting pihit lang, ramdam mo na yung bilis niya. Pero ngayon, halos nangangalahati ka na ng pihit doon sa acceleration. Ang bagal pa rin ng speedo mo, speedo niya. So yun, so sumatotal, mas medyo magastos sa gas consumption. Pero hindi siya ganun talaga kakapit ha, kasi pag sinasampa ko sa gutter, talagang dumudulas pa. Medyo dumudulas pa. At the same time, nag-skid yan nung napa-hard brake ako. Harap at likod. Buti na lang hindi ako sumimpla. So yun yung mga observation ko sa 1 buwan mahigit ano. Although maganda rin malapad, advice ko lang kung bibili lang din naman kayo ng gulong. Kung may budget kayo, gawin nyo na yung branded na lang. Mag-branded na lang kayo, Michelin. Ibalik nyo sa dating size ng gulong niya, yung 90 by 80 sa likod. Mas magaan siya, para hindi hirap yung makina mo. For your safety na rin, diba? So, yun yung balak ko next time, pag napudpud yun. Babalik ko sa dating sizing din, Michelin yung brand. So yun, yun yung mga observation guys. Kung may mga question kayo, kayo mahiyang mag-comment sa box down below at sasagutin ko pag nabasa. So, salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Thank you po. God bless. Ride safe always.